Magandang umaga po sa lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Consolacion at Pamilya, Juan Avila, Hill at Andrea Lakindanum, Chito Duran, Alan Apaw, Leoncia Angeles, at Alma Luwilinco at Pamilya. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Anastasia Ortega at Demi De Jesus. Para sa maagang pagaling ni Noel Cabral. Para sa mga kapatid nating mga yumaon na sina Daniel, Juliet, Imelda, Vicente, Alberto, Mary Rose Angeline, Johnny, Armando, Lourdes at Mary Grace. Ikalabing apat ng Agosto, ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana ay napagningas na ito. Ang pamilya bilang saksi ng pananampalataya ang nagdadala ng apoy na nagpapaalab para tumibay ang pananalig. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumayin niyong lahat ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ipinahayag sa atin ng Panginoon ang isang halos babala at nararanasan na natin ngayon ang pagkakabahabahagi ng sambahayan. Tatlo laban sa dalawa, dalawa laban sa tatlo. Ama laban sa anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae laban sa ina, biyanan laban sa manugang, manugang
laban sa biyanan. Tingnan natin ang ating pamilya. Nawawasak. Subalit ang pagkawasak ay dahil sa isang pagpapasya si Jesucristo, ang pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangako na ni hindi sumagi sa isip namin o panaginip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na dinakip si Jeremias at itinapon sa balon dahil sa kanyang pagpapahayag ng ipinasasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, Kamahalan,
dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapa ay ibig niyang mapahamak tayong lahat. Kaya't sinabi ni Haring Sekedias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos salian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta noon si Ebed-Melek at sinabi sa hari, kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod. Iniutos ng hari na magpunta sa Ebed-Melek ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Tayo pong lahat. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Sa balong malalim na lubhang maputik, inahon niya ako at doon ay inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo ay di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag nang magluwat. Sa ikalawang pagbasa, ibinibigay na halimbawa ang pagtitiis ni Jesus para sa atin, upang ang sinumang nagsasabuhay ng pananampalataya ay hindi panghinaan ng loob sa pakikipagtunggali sa kasalanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid,
Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo ay buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya. At siya rin nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon naluluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglabanan ang mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinahahayag ni Jesus na siya ay naparito sa lupa upang magdala ng pagkakabahabahagi at hindi kapayapaan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana ay nagdiringas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad iyon. Akala ba ninyo ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa daigdig? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi. Tatlo laban sa dalawa, dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, gayon din ang biyanang babae laban sa manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo ay medyo nakakatakot. No? Sa katunayan, nakakatakot talaga, hindi lang medyo. No? Dalawa ang bahagi ng Ebanghelyo. Medyo masalimuot. Ngunit, ang unang sinasabi nito ay, mayroong misyon ang ating Panginoon. At bahagi ng misyon ng ating Panginoon, part of the reason for Him being sent by the Father, no? Ay yung, sabi sa Ebanghelyo, may isang binyag pa na dapat kong tanggapin. Alalahanin natin, sa Ilog Jordan, bininyagan ang Panginoon. That was the first baptism.
Sa ating theology, ang tawag doon ay baptism by water. Ang sabi ng Panginoon, may isa pang binyag na dapat kong tanggapin. The second baptism. At anong tawag doon? It is martyrdom. It is baptism by death. Para maintindihan natin yon, ganito yon. Hindi ka Kristiyano, siguro ikaw ay Muslim. O di ka ikaw ay hindi Katoliko, siguro ikaw ay born again. Or ibang relihiyon. Pagkatapos, medyo nauli-ulinigan mo pa si Jesus, no? Pero hindi ka pa napapabinyag sa Kanya. Mayroong umatake sa iyo at sabi, nananampalataya ka ba kay Jesus? Kapag oo, papatayin kita. Kapag hindi, mabubuhay ka. And you say yes. Pero hindi ka binyagan. Nabinyagan ka ng second baptism, yung kamatayan mo. Kaya, yung mga namatay, pinatay, dahil sa kanyang paninindigan, dahil yun ang paninindigan ni Kristo, ay sumusuong sa isang binyag, the baptism by blood, by martyrdom. Merong third baptism, baptism by desire, yung gusto mo. Hindi ka Kristiyano, hindi ka ano, pagano ka siguro, or wala kang relihiyon, galit ka pa nga sa relihiyon, galit ka sa Diyos. Pero nung namatay ka, yung instance na yon, kapirasong-kapirasong sandaling yon, bigla mo nakita ang Diyos. And you said, I believe there is God. That is baptism by desire. At sabi ng Panginoon, may isa pang binyag. And this is martyrdom. This is the baptism on the cross. Yung misyon ng ating Panginoon ay patungo doon sa kaniyang kamatayan, pag-aalay ng sarili. Yun ang unang bahagi ng Ebanghelyo. Ang ikalawang bahagi ng ating Ebanghelyo ay ang sinuman na alagad ng ating Panginoon o ang sinuman na nais na manampalataya sa Kanya will always encounter opposition. Or for that matter, ang sinumang naninindigan sa tama at sa katotohanan will always encounter opposition. Para madali natin maintindihan, ganito yon. Hindi naman mali ang sinasabi ni Senator De Lima na yung pamamaraan ng pagpatay ng walang paglilitis ay extrajudicial killing. Sa buong mundo, ang extrajudicial killing ay hindi sinasang-ayunan. Labag ito sa karapatan ng tao. Kaya nga extrajudicial, sa labas ng batas. Hindi ito ayon sa batas. Kapag hindi ayon sa batas, bali yan. Kaya marami siyang opposition. So naintindihan niyo kung bakit galit tayo sa Kanya? Dahil tama siya. At gusto natin ipagpilitan na yung mali natin, siyang maging tama. Wrong. Kaya if you want opposition, stay being good. Stay on the cross. Tandaan po ninyo, si Kristo, nakabayubay na sa krus, may opposition pa. But you know, we need oppositions. Siguro, yung mga iba sa atin na mahilig sa sports, no, yung mga nanonood sa Olympic, no, ang iba doon nananalo dahil binubuo sila. Hinehekel sila. Minemeno sila. At nanatili sila na nakafocus, I will win this race. Kaya yung dalawang bahagi ito ng Ebanghelyong ating ipinahayag ngayon ay ganito ang kahulugan sa ating buhay. Na tayong lahat,
dahil sa ating binyag, ay inaatasan sa isang misyon. At anong misyon ito? Na ipangaral ang paghahari ng Diyos. At sabi sa ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo, yung pangangaral na iyon sa paghahari ng Diyos ay parang isang paligsahan sa takbuhan na tayong lahat ay nag-uunahan kung sino ang mauuna sa atin na magpahayag. At dapat tayo mag-una-unahan sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Maging sa dahil sa pag-uunahang ito, there will be oppositions. Maaaring tatay mo. Maaaring nanay mo. Maaaring kapatid mo. Tatlo laban sa dalawa. O maaaring kapaligiran mo. Yung magsalita ka ng tama sa Facebook, mag-amen ka doon sa sinasabi ni Delima, I'm sure maraming basher sa iyo. Bashers will never make the wrong right. So go on until life is demanded of us. Walang nagsinasabi ang Panginoon na madali ang maging Kristiyano. It demands life. Sabi sa Ebanghelyo, may isang binyag pa na dapat kong tanggapin. At tayo din ay bahagi ng pagtanggap sa binyag na iyon. At pinangunahan na tayo ng ating Panginoon. At binigyan na tayo ng paunang salita ng Panginoon. We will encounter opposition. Opposition that may bring us even to the cross. But be that as it may. Si Kristo lamang ang dapat nating tungayan. Mag-una-unahan tayo na maipahayag si Kristo. Sabi rin sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, maging ihulog ka sa balon at patayin. Kaya, meron tayong laging magiging kalaban because of Christ. Opposition becomes meaningful only because of Christ. Kung opposition yan, na wala namang kawala, namang kwentang bagay, wala namang kwento talaga yon. Huwag ka na ngang bili ng burger. Tataba ka lang yan. Opposition yon. Pero wala namang kwentang bagay. It doesn't have meaning. Huwag kang sumimba ngayon dahil umuulan. Oh, that is a meaningful opposition. And you decide. You are here. Maging ang kalaban mo, maging sarili mo, kinalaban mo. Parang gusto ko pang matulog. Yung sarap matulog. But you are here for Christ. Then it is meaningful. Magkakabahabahagi for Christ. Then it is meaningful. Mag-aalay tayo ng buhay for Christ. Then it is worthwhile. Magnilay tayo. Tumayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos. At sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao.
at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariyang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. At inihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kasama ng mga banal, ang makapal na saksi na nakapaligid sa atin, ipahayag natin sa Panginoon ang ating mga panalangin at ating itugon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, nawa ay mabigyan ng tapang at lakas upang manatili ang alab ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga magulang, nawa ay magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa liwanag ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, nawa ay matagpuan ang liwanag ng katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, nawa ay tumanggap ng apoy ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Konsolasyon at Pamilya, Juan Avila, Hill at Andrea Lakingdanum, Chito Duran, Alan Apaw, Leoncia Angeles, Alma Luwilinco at Pamilya, Drueco Luyon Family, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Anastasia Ortega, Demi De Jesus, Felicissima Drueco, para sa maagang pagaling ni Noel Cabral, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating mga yumaon na sina Daniel, Juliet, Imelda, Vicente, Alberto, Mary Rose Angeline, Johnny, Armando, Lourdes, Mary Grace, Rolf Carmelo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ipanalangin natin ang ating bansa at ang ating mga katabi ngayon. Amang makapangyarihan, naparito ang iyong anak, dala ang apoy na nag-aalab, magningas rinawa ito sa aming mga puso, upang sa kabila ng pagkakabahabahagi, mapuspos kami ng pag-asa at pag-ibig sa paghahangad na magkaisa ang lahat kay Kristo, na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Blessed are you, Lord God of all creation, this bread to offer fruit of the earth, work of human hands, it will become for us the bread of life. Blessed are you, Lord God of all creation, this wine to offer fruit of thy work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Lord, be pleased with this sacrifice you offer at your altar. Lord, wash away my iniquities and cleanse me from all my sins. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paulakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Wow. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo na pupuno ang langit at lupa. Han mo pinagpala ang naparirito. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, hinayabot sa kaniyang mga alaga, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, hiniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas kaisa ng Mahalabirheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ay magkakapatid sa isang Ama. Tumawag tayo ngayon sa Kanya. Tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ang
sa araw-araw. Hinihiling namin kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Matiin natin ang bawat isa ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Tayong lahat. Lanius Dei quitolis peccata mundi. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon at nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng Asherets bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banala pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami ay maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging amin ding katulad. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat, magandang linggo, purihin natin ang Panginoon.
Nuestra Señora del Carmen, mahal na ina natin, patron ng makasaysayang simbahan ng Barasoain, pagpalain mo po ang parokya, gabayan ang aming pamilya.
Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasalamat at tanging kahilingan ni na Consolacion at pamilya Juan Avila, Ricky at Michelle Dauba, Winston Chan, Benji, Eddie, Sara, and Shane Victoria, Arnold at Nathalie Cabiltes at pamilya, Virgilio Santos, Edwin, Annalyn at Noel Rivera, Melissa Garcia at pamilya, Burton family, Aileen Buluran, para sa maagang kagalingan ni na Noel Cabral, Obispo Jose Oliveros, Felicidad Santiago, Oscar Riantaso, para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Platon, Tashana, JR, Christy, Jonah, Franz, Carmen, Federico, Agaton, Antonio, Loreto, Aurea, Marvin, Julius Diaz, Dalus. Ikalabing apat ng Agosto, ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana ay napagningas na ito. Ang pamilya bilang saksi ng pananampalataya ang nagdadala ng apoy na nagpapaalab para tumibay ang pananalig. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagkapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyong lahat ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang buhay ng tao, lalo na ang buhay pananampalataya, ay laging sumasalungat sa mga kalaban, laging kinakalaban. Ang buhay na mabuti ay laging may oposisyon. Ang buhay pananampalataya ay patuloy na hinihikayat na tumalikod sa sinasampalatayanan. Mga kapatid, maubos man ang ating kakampi, lahat man ay maging kalaban. Ang sabi ng Ebanghelyo, ang limang katao sa isang sambahayan ay magkakabahabahagi, tatlo laban sa dalawa, dalawa laban sa tatlo. Maging ito man ay mangyari. Ama laban sa anak na lalaki, anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae laban sa ina, manugang laban sa biyanan, biyanan laban sa manugang. Kung tayong lahat ay nakafocus sa ating Panginoong Hesukristo, iyon ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Narangal ka namin, sinasamba ka namin, Panginoong Diyos,
Hari ng Langit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi maging sa isip namin o panaginip. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na dinakip si Jeremias at itinapon sa balon dahil sa kanyang pagkapahayag ng ipinasasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Saka sa salita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapa ay ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa hampila ng mga pantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon. Kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Medek at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Medek ng tatlong hari at pagtutulong-tulungan nilang ibaon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon ay gawin.
tayo pong lahat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Tayo pong lahat. Sa amin, Panginoon, ngayon, gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dinidinig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, inihaon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at ang poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Mahina man ako at walang lakas, ngunit sa isip mo ay di mo kinatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Sa ikalawang pagbasa, inibinibigay na halimbawa ang pagitiis ni Jesus para sa atin, upang ang sinumang nagsasabuhay ng pananampalataya ay hindi panghinaan ng loob sa pakikipagtunggali sa kasalanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. At siya ring nagpasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinahayag ni Jesus na siya ay naparito sa lupa upang magdala ng pagkakabahabahagi at hindi kapayapaan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagdiringas na ito." May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababag-gabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sina Hans at Kimberly Scott ay mga evangelicals, hindi mga katoliko. Mga pastor ng kani-kanilang sari-sariling simbahan. At silang pareho ay theologians, nagbakadalubhasa, PhD in theology sa Amerika. They were Protestants. At pareho silang matalino at silang dalawa ay mag-asawa. They were living beautiful life together with their family, with their children, with neighbors and friends. Dahil sila ay successful preacher, hindi malayong marami silang kakilala at di mabilang na mga paanyaya. Sa patuloy na pag-aaral at pananaliksik, parang nararamdaman itong si Hans, the husband, that there was something lacking in their religious life. At patuloy sa pananaliksik hanggang mahabatid niya na ang katotohanan na kanyang hinahanap ay nasa simbahang katoliko lamang. The husband became Catholic. At nung siya ay maging katoliko, nagsimula na ang gulo sa kanilang buhay. Hindi na siya kinakausap ng kanyang asawa, ni hindi na siya pinahalagahan, pinapansin ng kanyang asawa, maging ang kanyang mga anak, maging ang kanyang, lalo na ang kanyang mga magulang, at yung dami-dami niyang mga imbitasyon, wala nang nag-imbita, at yung mga kanilang kakilala, halos hindi na siya kakilala. He suffered a lot because of his conversion to the church, Catholic Church. Hanggang isang araw, patuloy sa pag-aaral at pananaliksik itong si Kimberly, the wife. Patuloy niyang tinatanong, bakit kaya ang asawa ko araw-araw ko magsimba? Bakit kaya ang asawa ko hindi na binibitiwan ng Santo Rosario? And she searched a lot and found the answer until she was converted to the church. Naging katoliko si Kimberly na asawa nitong si Hans.
Doon nagsimulang mabuo muli ang kanilang pamilya. Hanggang isang araw, dahil sila'y parehong matalino, sinulat nila ang kanilang kasaysayan sa pagkakatagpo nila kay Kristo sa simbahang Katolika. Ang title ng book ay Rome, Sweet Home. At sinasabi nila sa librong ito na hindi madali ang kanilang naging karanasan. They used to be cheered by people, idolized by people. Subalit, nung niyakap nila ng lubusan si Kristo at ang sakramento at ang simbahang Katolika, they were booed. They were opposed. At napatunayan sa kanilang buhay ang sinasabi ngayon sa ating ebanghelyo. Ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi, tatlo laban sa dalawa, dalawa laban sa tatlo. They were opposed. They were divided for the sake of Christ. Nung isang araw, nakita ko sa Facebook yung anak ni Hans and Kimberly Scott ay malapit nang i-ordain na pare. Sabi sa unang pagbasa, patayin natin si Jeremias. Bakit? He was preaching to the people of Jerusalem that Jerusalem would be destroyed by God because of their own sinfulness. They were enjoying the king. Subalit narito si Jeremias nangangaral, they will be destroyed because of their sinfulness. At itinapo nila si Jeremias sa balon upang mamatay. To preach the word of God is to be thrown into the wells to die. Sabi sa ikalawang pagbasa, nasa harapan ninyo ang inyong takbuhin, na paliligiran kayo ng makapal na mga saksi. Takbuhin ninyo, magunahan kayo. Faith is just like a race na kinakailangan ang unahan, ang paligsahan. Paligsahan kung papaano natin ipahahayag ang paghahari ng Diyos. Paligsahan kung papaano natin ipahahayag ang salita ng Diyos. Subalit, magkakabahabahagi kayo. When you stand for Christ, when you speak for Christ, you will be opposed. Two against three, three against two. You will be opposed when you speak the truth. Para wag na tayong humaba at magalit ako, tingnan natin si Senator De Lima. Bakit ang daming opposed kay De Lima? May mababasa pa ako, patayin na kasi yan! Why? The answer? She speaks the truth. Sino ang nagsasabi sa inyo na tama ang extrajudicial killing? Wala. Kaya nga extra sa labas ng batas. Walang batas. So when you speak the truth, you will be opposed. Wag
wag lang natin tingnan si De Lima. Tingnan din natin si Presidente Duterte. Why is he opposed? Because he wants something good. Because he wants change in us. Bagamat it is being carried out in an extrajudicial way, but still he wanted change. And he is being opposed. Nang ibig sabihin, ang lahat na magsasalita ng katotohanan, ang lahat na magpapahayag ng salita ng Diyos, ay itatapon sa balon. Speak the truth, you will be opposed. Ang isang nakakikilabot, tayong mga Katoliko pa, ang opposed sa mali, ay sa tama. Why do we want De Lima to die? So that everyone will be quiet? Isang araw, sabi ni Presidente Duterte, nung sinulatan siya ni Chief Justice Sereno, sabi ni Presidente Duterte, ano ang gusto mo? Magdeklara ako ng martial law? But never in history that martial law is desired by people. Never. Bakit? This is not the truth of freedom. Kaya, mayroong opposition din. Kapag tama ang ginawa natin, we will be opposed by the evil ones or by those who do evil things. Kapag mali ang ginawa natin, we will be opposed by people who are good. Kung ganon, we need the opposition. At sabi sa ikalawang pagbasa, we will be cheered in the running of the race. No? Subalit, hindi tayo dapat na we should not be hindered by the evil. We go on running the race until we win Christ. Kaya ito ang hinihingi sa atin when there are oppositions and divisions that being encountered in our lives. Decide for Christ. Decide for the Word of God. Decide for the truth. Because that is the only way to reach Christ on the cross. And the cross is the only way when we suffer and when we are rejected because of the cross of Christ that we give way to unity and understanding. Remove the cross, we will always be divided and opposed. Kaya ang decision ay to win Christ in our lives. And those who win Christ in life will be opposed and rejected the way Jeremiah was being opposed and rejected. And those who continue to run the race for Christ, sabi sa Salmo, iaahon tayo sa balon. That is the hope that we are going to find. Kapag nanatili tayong tapat sa pagtakbo patungo sa krus ng ating Panginoon, iaahon tayo dito ng Panginoon. Maraming nagalit, tumalikod, at iniwan si Hans at Kimberly Scott. Subalit,
nanatili sila sa katotohanan. And they were able to discover na ang krus ng Panginoon na kanilang niyakap ang nag-ahon sa kanila sa balon ng pagdurusa at ng pagtatakwil. We will be opposed for Christ. That is for sure. But that is not the end of everything. Iaahon tayo ni Kristo. Magnilay tayo. Tumayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariyang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kasama ng mga banal ang makapal na saksi na nakapaligid sa atin, ipahayag natin sa Panginoon ang ating mga panalangin at ating isamo. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Tayo pong lahat. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, nawa ay mabigyan ng tapang at lakas upang manatili ang alab ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga magulang, nawa ay magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa liwanag ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, nawa ay matagpuan ang liwanag ng katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan, nawa ay tumanggap ng apoy ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasalamat at natatanging kahilingan ni na Konsolasyon at Pamilya, Juan Avila, Ricky at Michelle Dauba, Winston Chan, Benji, Edith, Sarah at Shane Victoria, Arnold at Natalie Cabiltes at pamilya, Virgilio Santos, Edwin, Annalyn at Noel Rivera,
Merisa Garcia at pamilya, Burton family, Aileen Buluran, para sa maagang pagaling ni Noel Cabral, Obispo Jose Oliveros, Felicidad Santiago, Oscar Riantaso, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Vicente, Alberto, Platon, Tashana, JR, Christy, Joma, Franz, Carmen, Federico, Agaton, Antonio, Loreto, Aurea, Marvin, Julius, Dalus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ipanalangin natin ang ating bansa at ang ating mga katabi ngayon. Amang makapangyarihan, naparito ang iyong anak, dala ang apoy na nag-aalab. Magningas rinawa ito sa aming mga puso upang sa kabila ng pagpapakabahabahagi, mapuspos kami ng pag-asa at pag-ibig sa paghahangad na magkaisa ang lahat kay Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Magdiwang bilang isang sambayanan,
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na inaring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Ginoong Diyos, mga hukbo. Han mo pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Baga niya pinagtisang kusang lo na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, hiniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, hiniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pasusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahala Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ay magkakapatid sa isang Ama. Tumawag tayo ngayon sa Kanya. Tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kakanin sa hiling namin kamerya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat. Tayong lahat na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon at nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng mga Asherets bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling naming kami ay maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At magpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat. Magandang linggo. Purihin natin ang Panginoon. Nuestra Señora Carmen, mahal na ina natin,